What's up, what's up? Kumusta? Good morning. Time check, 5:32. Papunta akong Pasig ngayon. So gusto ko lang i-share sa inyo yung ano, yung experience ko nitong nakaraan. Actually, matagal na nga yun. Oo, may dalawang buwan na yata. Alam naman natin itong nagsimula itong pandemic. Nagkaroon ng lockdown. Mga establishments nagsara. Tapos di ka rin masyado makalabas. Nauso o pumatok yung online shopping. Personally, ako, bihira talaga akong mag-online shopping unless imported yung item or mahirap hanapin. Pero ito nga nagsimula yung pandemic. Yun, nag-rely na ako sa online shopping. Dun sa mga pyesa na kailangan ko. Halimbawa, yung SIP-125, halos lahat ng binili naming upgrades doon ay mula sa Shopee. Mula sa online shopping. Kasi nga, syempre, ilan lang shops yung bukas. Tapos minsan, pahirapan pang pumasok doon sa mga shops na yun. May ano, halimbawa, 5 customers lang at a time. Saan, nakakatama din mag-canvas. Mag-shop to shop, mag-ano ka. Magka-canvas ka. Syempre, more chances of winning COVID. And isa dun sa mga, eto na yung ano eh, mga medyo patapos na yung upgrades namin na ginagawa dun sa SIP. Eh, nag-request yung may-ari ng motor na i-order ko daw siya ng helmet. Sabi ko sa kanya, bibili na lang ako ng sa mga shops. Naghahanap lang ako nung ano, sa Facebook Marketplace ng available na stock nung gusto niya. Kasi yung brand na gusto niya saka yung model na gusto niya ay napakahirap hanapin. Laging out of stock eh. O nagkaubusan niya tayo. Naglabasa ng ano, naglabasa ng Christmas bonus. So sinuggest niya nung may-ari ng motor, yung nagpapabili ng helmet. Nasa Shopee na lang daw order nung helmet na gusto niya. Ang helmet na gusto niya nga pala ay Evo SVX01 na medium na color black, gloss black. So nahirapan talaga kami maghanap. Kahit yung mga malalayo nga, wala rin. Sabi ko sa kanya, punta akong Team Graffiti. Eh, nung time na pupunta na dapat ako ng Team Graffiti, sabi niya, eto na lang yung sa Shopee. Yung isang seller sa Shopee. So, syempre ako, medyo tinamad na rin akong umalis kasi nga, medyo busy sa bahay nun. May pinapagawa sa bahay tapos sinaalagaan pa yung mga bata. Sabi ko, sige, yan na lang. So, order kami. Mabilis naman. Wala pa nga yatang 1 week na deliver na sa akin. Nung dumating yung item, hindi ko siya agad na-check. Gawa ng biglaan akong may kailangan gawin nun. Nasipat ko lang, na-open ko lang. Sabi ko, kompleto, nandito yung visor, nandito yung ano, yung helmet. Kompleto naman. So, yun, tinabi ko muna. Then, nung gabi, saka ko lang siya chinek thoroughly. And, na-discover ko, tadaan! Na yung visor niya ay puro fingerprints, puro thumbprints, puro langis-langis sa kamay. Yung ano, yung naka-install na visor. And puro gas-gas yung helmet. Minor scratches. Eh, glossy yun, di ba? Gloss black. So, halatang-halata siya. Swirl marks. Tapos, gas-gas yung lens. Hairline scratches.
dami. Tapos nung ano, lately ko lang nga lang din na-discover. Kasi nanood ako ng unboxing nung anong 'yon, nung helmet na 'yon sa YouTube. Yung helmet na in-unbox may ECER rating. Yun yung silver na sticker bukod dun sa PS Mark saka sa ICC sticker. Yung may ano, kasi tinitingnan ko yung timbang ng helmet kasi nga gusto ko i-compare dun sa SEC helmet ko. Kasi naghahanap nga rin ako ng time na yun ng magaan-gaan na helmet na full face. Hindi ko nakita. Nung una akala ko, oh, baka wala lang talaga nakalagay. Pero nung napanood ko yung unboxing, meron siyang ECER helmet. So, syempre, bilang pabili sa akin, nagdalawang isip na ako. Kasi unang-una, hindi sa akin yun. Baka mamaya, isipin na nagpabili sa akin, nilaspag ko na bago ko ibigay sa kanya. Syempre, nakakahiya, di ba? Pinagkatiwalaan ka eh. So sabi ko, ibabalik ko talaga to. So nag-file ako ng return kay Shopee. Return and refund. And basta limuot pala ang, ano, ang process ng returns kay Shopee kumpara kay Lazada. Kasi nung nag-file ako ng return, eh syempre, lagay ka ng evidence. Tapos, iintayin mo sumagot si seller. Ngayon, pag tong si seller sumagot, magkakaroon kayo ng dispute. And, during the dispute, magme-mediate, gigitna si Shopee. Siya ang mediator. Ngayon, hihingan kayo niya ng ebidensya, parehas kayo, na susupport dun sa claim nyo. In dispute resolution namin, umabot ng halos, ewan ko, 3 days. Kasi tuwing alas 12 lang ng hating gabi nagre-reply itong ano, sa dispute. Itong seller. So yun, so gikit na ito si Shopee, tapos siya magde-decide kung ano mangyayari. And, kung pabor sa inyo yung decision, kung pumayag si Shopee na i-return nyo, mamimili kayo. Kung ipipick up sa inyo ni Shopee, o ikaw yung magpapadala, self-arrange. So, nung time ng incident, siguro dahil pandemic, wala siyang pick-up option. Ikaw talaga yung magpapadala. So, ginawa ko, drop off ko siya sa JNT. Tapos, tinimbang. Ikaw naman na mamimili ng, ano, ng courier mo eh. Tapos, yung return shipping fee mo, i-reimburse ni Shopee. Bukod pa yan dun sa, abonahan mo muna, I mean, yung return shipping fee mo, tapos i-reimburse ni Shopee. Tapos yun, masaya ka na, kasi nakapag-return ka na. So, balikan natin yung incident nun sa akin. Nag-dispute tong si seller. Ang claim niya, dumi lang daw yun, makukuha naman daw sa linis. Sabi ko, madam, kasi nabasa ko dun sa ibang ano niya, talagang nakikipag-away siya dun sa ibang ratings sa kanya. Late ko na lang din na tingnan yung ano, yung ratings kasi nga umasa ako dun sa barkada ko na na-check na rin yung ratings. Eh sadly, hindi pala. Haha. So yan, sabi ko, madam, microfiber na sa alcohol yung ginamit ko panlinis, ayaw pa rin matanggal. Paano matatanggal yan? Eh, gas-gas yan. And, nakakatakot pa na lalo mong linisin kasi nga, baka lalo magas-gas. Nag-ano pa siya sa akin, nag-personal message pa siya sa akin via Shopee. Hindi ko na pinansin, nung una ko lang nireplyan, hindi ko na pinansin kasi nga, gusto ko, on the record yung usapan namin sa Shopee, sa dispute. So, yun. Hiningan siya ng evidence ni Shopee na CCTV footage nung pagpapadala nila, ganyan. Anong nangyari? Wala siya napadala.
wala siyang ebidensya. So, yun yung naging grounds ni Shopee para mag-decide na pabor sa akin na i-return ko yung item. So, yun. Drop off ko sa JNT. Ang shipping fee, mga tigabong 604 pesos. Tapos, within ano lang, within a day or half, 1.5 days, na-receive ni seller yung ano, yung item. Tapos, alas 12 na naman ulit siya nag-confirm na na-receive niya yung item. So, yun lang ako, na-refund. Tapos, yung shipping fee, yung return shipping fee, minsan, ano yan, minsan manual mong i-apply yung reimbursement, minsan automatic. Yung nangyari sa akin, yung unang return ko, automatic. Itong pangalawang return ko, manual na, may finila pa na ako. So, yun, 5 to 7 days pa yung processing ng return shipping fee. Eh, 604 din yun. So, hindi agad ako nakahanap ng bagong helmet para dun sa barkada ko. So, ano nangyari? Ang ending, sa reseller na kami gumuha kahit mas mahal. May nabilhan na akong reseller. Saka ibang ano na, ibang model, saka ibang design na. GSX 3000 version 2 bone head na white. Yun na lang yung pinabili niya. Although, mas maganda yung fitting ng SVX01 kesa sa GSX 3000 version 2. So, tips para kasi ang dami ko nakikita eh. Hindi sila satisfied dun sa product na in order nila sa Shopee pero nakapag-rate sila. So ito yung tip. Huwag nyo munang pipindutin yung order received button hanggat hindi nyo na-check ng thoroughly yung item. Kasi once na pinindot niya yung order received na yan, may hirapan na kayo mag-return refund. Check niyo muna maigi bago niyo i-confirm. Kasi yung iba nakikita ko. Kasi pagka hindi niyo na ano yun, tapos na halimbawa nalakad niyo yung return refund na ayos niyo, hindi na kayo makakapag-rate. Eh ang usually nakikita ko, yung may mga reklamo sa products nila, nakapag-rate pa sila, ibig sabihin, hindi na nila na-return yung item. Alam naman natin na talagang mabenta ang online shopping ngayon. Ngayong pandemic lalo. Maski ako biktima ng online shopping ngayon. So, yun lang yung isang napakahalagang tip na pwede ko ibigay sa inyo. Huwag pindutin agad ang order received button. I-check maigi. Ako usually mga 2 days pa bago ko pinipindut yung order received button. So, yun. Kita-kits na lang sa next video. Salamat sa panonood. Naway nakatulong sa inyo ang nag-iisang tip ko sa Shopee. Salamat, Shopee. Nandito na ako sa pupuntahan ko aga-aga. No? So, consider subscribing. Medyo natagalan lang bago ako nakapag-upload ulit. Maraming salamat. Happy shopping. Bye-bye.